Bago ang lahat, gusto kong iparating sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa pagkakaroon ng ganitong tema ng programa sa YouTube at sa radyo. Sa pagtatampok ninyo, Papa Dudut, ng iba't ibang kwento ng buhay, ay marami ang inyong nai-inspire. Lalo na sa mga katulad kong marami ng pinagdaan ng mga pagsubok sa buhay. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Farah. 24 years old pa lamang ako, pero sari-saring pagsubok na ang dumating sa aking pamilya man, trabaho at maging sa love life. Marami sana akong gustong i-share sa inyo, kaso ilimitado lamang ang aking oras. Dahil sa trabaho, kaya nagpa siya akong i-share ko na lamang sa inyo ang aking naging karanasan sa pag-ibig. Papa Dudut, apat lang ang napagdaanan kong relasyon. Pero dalawa sa mga ito ang masasabi kong hinding-hindi ko makakalimutan. At nagsimula ang lahat ng yon sa isang message sa Facebook. Sis, bakit mo nga pala ako sinama dito, ha? Tanong sa akin ang kaibigan kong si Lorna habang naghihintay kami sa isang outdoor cafe. May imimit tayo, Lorna. Yung namit ko sa Facebook, excited na sagot ko sa kanya. Talaga? Teka, babae ba yan o lalaki? Curious niyang wika sa akin. Siyempre lalaki, sis. Hindi ko talaga maitago ang labis na kasabikang mamit ang kachat ko sa Facebook. Teka, hindi ba may boyfriend ka na? Bakit nakikipag-chat ka pa sa ibang lalaki? Nanunuring tanong ni Lorna sa akin. Ano ka ba? Wala naman sigurong masama na makipag-chat sa ibang lalaki. Hindi ko naman ipagpapalit si Emerson, eh. At saka hanggang friendship lang yon. Paniniguro ko naman sa kanya. Alam ba ito ni Emerson, ha, sis? Concerned niyang tanong sa akin. Sis naman, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ipapaalam ko kay Emerson ang mga ginagawa ko. At saka hindi naman siya seloso. I know, okay lang sa kanya na makipagkaibigan ako sa iba. Sagot ko naman sa kanya. Naku, Farah, tiyakin mo lang na okay lang kay Emerson na makipag-chat ka sa iba. Ang akala mong okay lang sa kanya, eh hindi pala. Diyan kasi nasisira ang karamihan sa mga relasyon ngayon. Paalala niya sa akin. Naku, sis, ako ang bahala. Kontrolado ko ang lahat. At saka malawak naman ang pag-iisip ni Emerson. Hindi yon basta-basta magsiselos. Yun naman ang paniniguro ko sa kanya. Eh, curious lang ako. Gwapo ba yung kachat mo? Mapanuksong tanong ni Lorna sa akin. Nakaramdam naman ako ng kilig dahil nakita ko naman ang mga litrato ni Tom sa Facebook. Oo naman, as in sobrang gwapo. Mas gwapo pa kay Emerson? Panunubok pa ni Lorna. Medyo. Pero mas bet ko pa rin syempre ang boyfriend ko, no? Bigla kong depensa. Natawa naman ang kaibigan ko sa naging reaction ko. Ayan eh, dyan nagsisimula ang lahat. Sa totoo lang, Lorna, sa'yo ko sana siya ipapakilala para naman magkaroon ka ng love life. Biro ko pa. Agad namang na-conscious ang aking kaibigan sa sinabi ko. Ay, kaloka? Binablind date mo ba ako? Naku, Farah, tigilan mo ako, ha? Nagpatuloy pa ang kwentuhan namin ng ilang minuto hanggang sa natanaw namin ang isang lalaking palapit sa amin. Napangiti ako dahil sigurado akong si Tom na yon. Agad namin siyang binati at nagpakilala si Lorna. Tama palang sinabi ni Farah, ang pogi mo. At ang boses mo, grabe ang deep. Puri pa ni Lorna sa bagong kaibigan ko. Nga pala, curious lang ako, ilang linggo o buwan na kayong magka-chat itong best friend ko, ha? Almost a month na, pero ngayon lang ako nakipag-meet sa kanya. Hindi kasi ako basta-basta nakikipagkita sa mga ka-chat ko. Kinikilala ko muna sila, nakangiting sagot pa ni Tom. So, ano naman ang masasabi mo sa ganda ni Farah? Pasado ba sa taste mo? Pabirong tanong pa ni Lorna kay Tom. Maganda si Farah. Pasado sa taste ko.
Kaso take na siya eh, sayang. May panghihinayang na sagot nito at ramdam ko yon. Samantala, napangiti lamang ako sa lalaki at aaminin kong nakaramdam ako ng kaunting hiya o pagka-conscious nang magkatingin ang kami. Eh ako, anong masasabi mo sa ganda ko? Natatawa ang tanong ni Lorna. Wala akong masabi, napakaganda mo, sagot naman ni Tom. Grabe ha, ang bulero mo pala. Anyway, matanong ko lang ha Tom, single ka ba? Natawa si Tom sa tanong na yon ng kaibigan ko. Yes, I'm single pero ready to mingle, sagot pa nito. Pero seriously, hindi ko muna iniisip ang pumasok sa relasyon. Alam niyo naman, inuuna ko muna ang pag-aaral ko. Eh kayo? Ako single na single pa, walang sabit. Proud na wika pa ni Lorna. Si Farah naman eh, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin ng sitahin ko na siya. Huwag mo na ngang ipangalanda ka na may boyfriend na ako, sabi ko sa kanya. Pero seriously Farah, nangihinayang ka kasi may boyfriend ka na? Tignan mo si Tom, parang Adonis na ibinaba ng langit para magsabog ng kagwapuhan sa daigdig. Panunukso pa ni Lorna sa akin. Nakakahiya naman Lorna, hindi naman ako sobrang gwapo, nahihiyang sagot ni Tom sa kanya. Ngunit hindi nagpatigil si Lorna sa mga diretsyang tanong niya. Pero Tom, kung sakaling paihintulutan ng panahon, sino sa aming dalawa ang gusto mong maging girlfriend? Ako o si Farah? Uy, mahiya ka naman kay Tom, saway ko. Kung sakasakaling papipiliin ako sa inyong dalawa? Siguro si Farah, sagot ni Tom habang nakatingin siya sa akin. Nang magkatinginan ulit kami, bigla siyang kumindat at nagpa-cute sa akin. Tumawa lamang si Lorna sa kanyang narinig, pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Sige Farah, ikaw na ang maganda, sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, at the time ay meron nga akong boyfriend si Emerson. He's my boyfriend since 4th year high school. Noong dumating si Tom ay almost 3 years na kami noon ni Emerson. And I thought na hindi matitibag yon. Pero nagkamali ako dahil simula nang dumating si Tom ay lumamlam ang pagtingin ko sa boyfriend ko. Ewan ko ba Papa Dudut pero ganon ang naramdaman ko. Siguro dahil sa hindi siloso si Emerson, kaya parang na-bored ako. Kaya mga babae naman mas gusto ang isang lalaking marunong magselos. Doon natin kasi nararamdaman kung gaano nila tayo mahal at pinapahalagahan. At sa kaso namin ni Emerson ay parang wala lang. Sa totoo lang Papa Dudut ay nag-decide ako makipag-chat sa ibang lalaki para alamin kung anong magiging reaksyon ni Emerson. Pero hayon, okay lang sa kanya. Kaya simula noon ay parang nanamlay na ako sa relasyon namin. Lalo na natapat na kachat ko ang isang ultimate charmer na si Tom. Papa Dudut, mabait si Tom although agresibo siyang lalaki. Nung una ay magkaibigan lamang kami dahil nga sa may Emerson ako. Actually, minamatch ko si Tom noon sa best friend kong si Lorna kasi mukhang kabaligtaran ang nangyari dahil ako ang nahuli ng charm ni Tom. Isang gabi umalis noon ang mga parents ko dahil lumuwas muna papunta ng probinsya para ayusin ang gusot sa lupang ipinamana sa kanila ng aking damatay na lolo. Sanay naman ako mag-isa sa bahay kung tutuusin. Pero ewan ko ba noon at parang ginusto kong maghanap ng makakasama. Tinawagan ko si Emerson pero katwiran niya sa akin ay busy siya. Ganon din ang reply sa akin ni Lorna. Hanggang sa maisipan kong tawagan noon si Tom at agad naman siyang nagpa-unlock sa aking imbitasyon. Alam mo ba? Special someone kita, pag-amin ni Tom sa akin. Special someone? Naguguluhan kong tanong sa kanya at gusto kong makasigurado kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Oo, special someone, special friend, ganun, sagot naman niya sa akin. Medyo nalungkot lamang ako kasi I expected more than that. So mag-isa ka lang ngayon? Tanong niya sa akin. Sumagot naman ako ng oo at ikinuwento ko sa kanya kung bakit hindi ko kasama noon ng mga magulang ko. Ang saya naman,
May pananabik na wika ni Tom sa akin at na-curious naman ako. Teka, anong masaya doon? Curious kong tanong sa kanya. Ako kasi, mas gusto kong nag-iisa lamang ako sa bahay para malaya kong magagawa ang gusto ko. Masarap kayang mag-sarili. Nakangising tugon ni Tom sa akin. Napangisi din ako sa huli niyang sinabi, Papa Dudut. Parang hindi ko nagustuhan yung term na yun ah. Natatawa kong sagot sa kanya. Alam ko kasi ang ibig sabihin noon. Naku, hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto kong mag-isa kasi kapag kasama ko ang mga parents ko eh, wala silang ginawa sa akin kundi ang mag-utos at magbunga nga sa akin. Natatawang depensa ni Tom sa sinabi niya. Sus, palusot ka pa. Kayo talaga mga lalaki. Natatawa kong balik sa kanya. Eh ikaw, bakit hindi mo kasama si Emerson dito? Tamang-tama, walang makikialam sa inyo. Solong-solo ninyo ang buong bahay. Biro pa ni Tom sa akin. Ay pwede ba? Hindi ko gagawin yun. At saka matino naman si Emerson. Sagot ko naman. Tumawa lamang si Tom sa sinabi ko. Pagkatapos noon ay tinulungan niya akong magluto ng hapunan. At pagkatapos ay nanood kami ng movie. Ayos naman kami noong una, lalo na nakakakilig ang movie na pinapanood namin. Hanggang sa bumaling sa akin si Tom at may inamin siya sa akin. Para, mahal na mahal kita. Kaya nga naaasar ako kay Emerson at hinihiling ko nga madalas na sana'y mag-break na kayong dalawa. Ang sama ko no, natatawa niyang sabi sa akin pero alam kong totoo yon. Pero Tom, may boyfriend na ako. Nakukonsensya kong sagot sa kanya. Ang tanong eh, mahal mo pa ba si Emerson? Panunubok niya sa akin. Para kung ako sa iyo ay magpakatotoo ka na, sundin mo kung ano ang nararamdaman mo. To, mahal ko si Emerson. Nakukonsensyang sabi ko. Pero deep inside ay alam kong hindi yon ang sinasabi ng puso ko. Hindi mo mahal si Emerson. Nararamdaman ko yun. Git ni Tom sa akin. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at sinubukan niya akong akitin. I love you, Farah. Kaya kong higitan ang pagmamahal sa iyo ni Emerson. I swear. Napalunok lamang ako sa tuksong hatid ni Tom. I admit gusto ko nang bumigay sa kanya dahil doon ko na-realize kung gaano ko siya kagusto. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Isipin mo na lamang na binaba ako ng langit para makasama mo ngayong nag-iisa ka. Pangaakit pa niya sa akin. At doon nga ituluyan ko nang ibinigay kay Tom ang aking pagkababae na ipinag-aid ko noon kay Emerson. Papa Dudut, simula noong mayroong mangyari sa amin ni Tom ay narealize ko na may puwang na siya sa puso ko. Dahil doon ay natuto na akong magtaksil kay Emerson. Hindi naglaon ay unti-unti ko nang na-realize na mas mahal ko na si Tom kesa kay Emerson. Kaya hindi na ako nagdalawang isip noon na makipaghiwalay sa boyfriend ko. Pero Papa Dudut, noong mga panahong yon ay hindi matanggap ni Emerson ang lahat. Kaya patuloy siya noon na naghahabol sa akin. Nagbabaka sakaling mabawi niya mula kay Tom ang puso ko. Samantala patuloy na nangungulit si Emerson sa akin. Tulad na lamang isang araw na halos lumuhod at magmakaawa siya sa akin para lamang balikan ko siya. Pero hindi na mababali pa ang aking desisyon. Bakit ba ang kulit mo ha, Emerson? Ilang beses ko na ngang sinabi sa iyo na hindi na kita mahal. Giit ko sa aking ex-boyfriend. Para mahal na mahal kita. Handa kong gawin ang lahat, makipagbalikan ka lang sa akin. Naiiyak na wika ni Emerson sa akin. Nakaramdam naman ako ng pagkairita sa pangungulit niya sa akin. Bakit mo ba pinipilit sa akin ang sarili mo? Emerson, hindi na kita mahal. Ayaw ko nang makipagbalikan pa sa iyo. Ano? Gusto mo pang ulitin ko? Hindi na kita kaya pang mahalin. At saka may iba na akong mahal, diretsyang pagtatapat ko sa kanya. Sino ba ang lalaking pinagpalit mo sa akin? Si Tom?
Oo, si Tom, na mahal ko ngayon. I'm sorry, Emerson. Alam kong masakit ito para sa iyo pero kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan. Insist ko naman sa kanya. Pero ako ang unang dumating sa buhay mo. Bakit siya ang minahal mo? Bakit niloko mo ako? Ano bang meron sa lalaking yan, ha? Mas nakakahigit naman ako sa kanya, na ibulalas ni Emerson sa akin. Halatang nagdurugo na ang kanyang puso sa breakup namin pero hindi ko na yon alintana. Masigit sa iyo si Tom. Marami siyang katangian na gusto ko na wala sa iyo. Pasensya na Emerson kung sasabihin ko ito sa iyo pero walang wala ka sa kalingkingan ni Tom. Pag-amin ko sa kanya. Oo, masasakit ang mga binitawan kong salita pero wala naman akong ibang choice kundi ang sabihin yon para tigilan na niya ako. Para, hindi alintana sa ex-boyfriend ko ang mga masasakit na salitang narinig niya sa akin. At sa halip ay nagpatuloy lamang ito sa pagmamakaawa. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayaw kong gawin yon kay Emerson pero wala na akong maisip na ibang paraan para matanggap na niya ang nangyari sa aming relasyon. Ngayong alam mo nang si Tom ang mahal ko, pwede bang tigilan mo na ako? Pakiusap ko noon sa kanya. Ngunit hindi nagpapigil si Emerson. Hindi ako titigil, Farah. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa iyo, ang sabi pa niya sa akin. At dahil sa walang patutunguhan noon ng aming pag-uusap, ay nagpasya na lamang ako na umalis at iwan siyang umiiyak. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Ngayon, kung hindi ka titigil dyan sa kakagulo sa akin, ay mapipilitan akong tumawag ng mga barangay tanod para ipablatter ka. Banta ko pa sa kanya sakaling hindi siya tumigil sa panggugulo sa akin. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Farah? Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Umiiyak niya ang kumpronta sa akin. Hindi ko kasalanan ang masaktan ka kasi kung tutuusin ay ikaw ang may kasalanan kung bakit ka nasasaktan. Sagot ko. Nagpapakatotoo lang ako sa mga nararamdaman ko. Hindi na kita mahal, period. Diin ko pa sa kanya. Papadudot, pagkatapos noon ay ilang panggugulo pang ginawa ni Emerson bago niya ako tuluyang kinalimutan. Sa kabilang bandaya, aminin ko na nakonsensya ako sa ginawa ko kay Emerson. Pero hindi ko intensyon na saktan siya. Nagkataong nawala na ang pagmamahal ko sa kanya at gusto ko lang makawala sa relasyon namin kaya ko nagawa yon. Papadudot, kinalaunan ay nakalimutan ko na rin si Emerson sa tulong ni Tom. Binaling ko kay Tom ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa ex-boyfriend ko. At dahil sa nararamdaman kong mahal na mahal din niya ako, ay hinayaan ko na lamang ang sarili ko na gawin siyang mundo ko. Papadudot, minahal ko si Tom higit pa sa buhay ko. Naging masaya naman ako sa piling niya dahil damang-dama ko naman ang pagmamahal niya sa akin. Kaya nga hindi ko na namalayan pa noon ang paglipas ng mga taon. Nakapagtapos kami ni Tom sa kolehiyo at nagkaroon ng trabaho. Siya sa isang call center, nakahanap ng trabaho, habang ako naman ay naging teller sa isang bangko. Tapos nagdesisyon rin kaming mag-take ng master's degree at naging magkaklase pa nga kami. Pero papadudot, dahil sa pareho kaming concentrated sa trabaho, ay nawalan kami ng panahon sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang panahon na nanamlay ang relasyon namin ni Tom. At nakakutob na rin ako na meron siyang pinagbabalingan ng kanyang atensyon. Galit ako sa iyo, Tom. Bakit? Pinagmukha mo akong tanga. Pinaglilihiman mo ako. Kumpronta ko sa kanya isang araw. Hindi kita maintindihan. Pinaglihiman? Nagtatakang wika niya sa akin. Hindi mo pa ba sasabihin sa akin ang totoo? Kumpronta ko pa ulit sa kanya. May nadiskubre kasi akong sekreto niya at gusto ko siyang mismo ang magsabi noon sa akin. Farah, please naman, teka. Nagsiselos ka ba? Sino naman bang pinagseselosan mo? Concern niyang tanong sa akin. Gusto mo ako ang magsasabi sa iyo? Sige, sasabihin ko. Nagde-date pala kayo ni Lorna. Naibulalas ko sa kanya sa sobrang galit at selos.
Para, wag mo naman lagyan ng mali siya yun. Friendly date lang yun, katwiran sa akin ni Tom. Friendly date? Eh bakit may nakakita sa inyo na naghahalikan kayong dalawa? Panunubo ko sa kanya. Friendly kiss lang yun, giit niya sa akin. Friendly kiss? Tapos anong susunod dyan, friendly sex? Lalong nag-init noon ang ulo ko sa kanya. Para naman, saway sa akin ang boyfriend ko. Alam mo namang may girlfriend ka na, Tom. Bakit mo pa ginawa yun? Hindi ako tumigil noon sa pagkumpronta sa kanya. Akala ko kasi okay lang sa'yo na lumabas kami ni Lorna since mag-best friend naman kayo. Katwiran niya sa akin. Kahit na, Tom, kung tutuusin, hindi nyo na kailangan pang lumabas ni Lorna. Tom, girlfriend mo ko. At saka kahit na sabihin na nating walang mali siya ang paglalabas-labas ninyo eh, ang pangit pa rin tingnan kasi may girlfriend ka na. Lalong tumindi ang pagsiselos ko noong mga sandaling yon. Huminga naman ang malalim si Tom bago muling nagsalita. Okay, hindi na kami lalabas pa ni Lorna. Huwag ka nang magselos. Ngunit hindi pa rin ako tumigil noon. Hindi ko maiwasan ang magselos kasi mas sweet ka pa kay Lorna kaysa sa akin. Anong gusto niyong isipin ko, ha? You know what? Nagdududa na ako na baka nagtataksil kayong dalawa sa akin eh. Ang pag-ako sa ko pa sa kanya. Hindi ako nagtataksil sa iyo, giit niya. Sorry, hindi na mauulit yun. At para manahimik ka na, susunduin na kita. Hindi na ako makikipag-date kay Lorna o kahit sa kaninong babae, pangako, ang sabi pa niya sa akin. Papadudot na alala ko tuloy noon si Emerson. Kung ang ex-boyfriend ko ay pinayagan niya akong makipag-chat sa ibang lalaki, ako naman ay hindi ko pinayagan si Tom na makipag-textmate sa ibang babae, lalo na sa aking best friend na si Lorna. Naging sobrang close kasi ang boyfriend ko at ang best friend ko at ayaw ko yon. Hindi ko tuloy maiwasan na magselos na siyang pinag-uugatan ng mga tampuhan namin ni Tom. Sa kabilang banda ay kahit na ayaw ko ay tinuloy pa rin ni Tom ang komunikasyon nila ni Lorna at inilihim yon sa akin ang boyfriend ko. Kaya nga papadudot wala akong kaalam-alam na unti-unti na palang nawawala si Tom sa akin. Hanggang sa isang araw ay nagising na lamang ako na wala na ako sa puso ni Tom. At si Lorna na best friend ko ang pumalit sa akin. Lorna, anong ginagawa mo sa bahay ni Tom? Nagulat ako nang makita ko ang best friend ko sa bahay ng boyfriend ko. O Farah, nagulat naman ako sa iyo. Anyway, girlfriend ako ni Tom kaya anytime pwede akong pumunta sa bahay niya. Sarkastikong sagot pa ni Lorna sa akin. Naguluhan ako nung una sa kanyang sinabi. Girlfriend? Teka Lorna, ako ang girlfriend ni Tom at hindi ikaw. Pagkokorekta ko sa kanya. Ikaw girlfriend ni Tom? Nagpapatawa ka ba? Ikaw, anong ginagawa mo? Teka, don't tell me na naghahabol ka pa sa kanya. Iwalay na kayo ni Tom, hindi ba? Paalala niya sa akin. Cool off lang kami, diin ko sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Lorna sa akin. Ganoon na rin yun sis. Ay naku, kung ako sa'yo, friendly advice lang. Lumayo ka na kay Tom kasi masasaktan ka lang. Papadudot, hindi ako makapaniwala noon sa mga sinabi sa akin ni Lorna. Tinuring ko siyang best friend. Minsan nga ay parang kapatid na ang turing ko. Kaya hindi ko talaga akalain na magagawa niya sa akin yon. Hindi, ako ang nauna sa kanya kaya akin siya. Sagot ko naman sa sinabi ni Lorna kani-kanina lamang. Huwag ka ngang magpakabaliw dyan. Ayaw na sa'yo ni Tom kaya tigilan mo na siya. Sarkastikong balik niya sa akin. Ang sama mo Lorna? Akala ko kaibigan pa naman kita. Naiiyak kong sabi sa aking dating best friend. Noon yon Farah. Natatawang sabi pa niya sa akin. Nanlumo naman ako sa mga reaksyon ni Lorna. Ano ba ang ginawa kong masama sa inyo? At trinidor mo ko? Tanong ko sa kanya. Sorry sis, hindi ko kagustuhan ito. Na-in love ako kay Tom eh. Anong magagawa ko? Eh kung hindi naman dumating si Tom sa buhay ko eh siguro eh best friends pa rin tayo hanggang ngayon. Wala man lang kakonsekonsensya si Lorna nang sinabi niya yon sa akin.
Mamayang kaunti dumating na si Tom para samahan si Lorna. Para, anong ginagawa mo rito? Casual na tanong ng boyfriend ko sa akin. Anong ginagawa ni Lorna sa bahay mo ha, Tom? Tanong ko sa kanya. Pero si Lorna na ang sumagot. Hindi ka rin makulit, Farah, no? Nagli-live-in na kami ni Tom. Sabi niya sa akin sabay baling sa aking boyfriend. Hindi ba mahal ko? O paano, punta muna ako sa kusina, mahal ha? Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Lorna para pumunta sa kusina. Nagbuntong hininga naman si Tom bago nagsalita. O Farah, tama si Lorna. Nagli-live-in na kami. Sa puntong yon ay naiyak na ako ng tuluyan. Tom, ang sakit naman ng ginagawa mo sa akin. Hindi kita sinasaktan, Farah. Ikaw ang nananakit sa sarili mo. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi kita kayang mahalin, pero ano? Makulit ka pa rin. Tila binaling pa niya sa akin ng sisi. Mahal kita, Tom. Umiiyak kong giit sa kanya. Kaso ang problema ay hindi kita mahal. Sinubukan ko namang mahalin ka pero hindi talaga. Anong magagawa ko? Alang nga namang magpretend ako na mahal kita, edi buhay ko naman ang nasira. Para pakiusap, tigilan mo na ang ilusyon mo kasi tapos na tayo. Iyon ang nakakapanghilakbot na wika ni Tom na hindi ko inakala na mangyayari sa akin. Kaya isang malakas na sampalang ibinigay ko kay Tom. Wala kang kwentang lalaki, Tom. Ginawa ko naman ang lahat para lang mapasaya ka tapos heto lang ang igaganti mo sa akin sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Hayop ka! Galit na wika ko pagkatapos noon ay umiyak akong umalis ng kanyang bahay. Papadudot, wala na akong nagawa noon kundi ang pakawalan na lamang si Tom. Kahit na anong kasing paghahabol noon ang gawin ko ay hindi ko na mababawi pa ang boyfriend ko. Pero hindi ko kagad natanggap ang katotohanan ng hindi na ako mahal ni Tom. Ang lalaking ginawang mundo ko, papadudot, sobra akong na-depressed. Hindi kagad ako naka-move on dahil punong-puno ng galit ang dibdib ko. Pero hindi ko yon mailabas at tanging pag-iyak lamang ang nagawa ko. Ilang buwan pa ang lumipas at nagpatuloy ako sa pagiging bitter sa sobrang depressed, although madalas kong sabihin sa mga kaibigan ko na naka-move on na ako kay Tom. Pero kahit na sabihin ko yon, halata pa rin ang pagiging depressed ko sa mga nangyari sa love life ko. At isa na roon ang pagsisenti habang nagpapaulan. Papadudot, ng mga panahon na yon ay napabayaan ko na ang sarili ko. Malaki noon ang pinagbago ng itsura ko. Namayat ako dahil hindi ako nakakakain. Tapos ay nagsisilakihan noon ang mga eye bags ko dahil hindi nga ako makuhang dalawin ng antok. Samantala, nanlumo ako sa isang balita na hindi ko inaasahang mangyayari. Nagpakamatay si Tom. Ayon sa aking nabalitaan ay nagpakamatay si Tom dahil sa sobrang depression dulot ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Papadudot, sinubukan kong dumalaw sa burol niya at hindi ko maiwasang maiyak. Nawala na noon ang galit ko sa kanya bagamat hindi na pagmamahalang nararamdaman ko sa kanya kundi awa na lamang. Pagkatapos noon ay tuluyang ko nang kinalimutan si Tom. Nagkita rin po kami ni Lorna at sa halip na magalit sa kanya ay dinamayang ko siya sa kanyang pagdadalamhati. Umingi naman kaagad ng tawad si Lorna sa akin na siya ko namang tinanggap. Pinagpatuloy namin ni Lorna ang pagkakaibigan. Bagamat hindi siya kasing tibay, hindi tulad noong dati. Papadudod, sa ngayon ay naghinom na ang mga sugat sa dibdib ko dulot ni Tom. May boyfriend na rin ako ngayon at masaya na ako sa piling niya. Malapit na rin kaming ikasal at nitong June 2022 lamang ay natapos ko na rin ang master's degree ko. Papadudot, masaya na ako sa buhay ko ngayon at wala nang bitterness sa puso ko. Natuto na rin ako sa mga pagkakamali ko at mas tumibay na ang pananampalataya ko sa Panginoon. Papadudot, heto lamang ang maibabahagi ko sa inyo. Sana'y mabasa po ninyo ito at muli ay maraming salamat at isang napakagandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Farah. Maraming salamat, Farah, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento
at na-appreciate namin ang pagbangon mo pagkatapos ng failed relationship mo kay Tom. Tama lang ang ginawa mong pag-move on kahit na mahirap sa una. Ginamit mo ang failure na yon para paunlarin mo ang iyong sarili. Tinama mo ang pagkakamaling nagawa mo sa buhay. At eto ka ngayon, isang successful na babae na may masayang love life at career life. Sa mga ka-online natin na merong kaparehong experience tulad ng kay Farah, isipin natin na ang failures, lalo na ang relationship, ay bahagi lamang ng ating learning process sa buhay. Oo, masakit, pero matututo ka at magagamit mo ang iyong natutunan to unleash your better self. Huwag tayong manlumo at sumuko sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Take this as an opportunity to know your mistakes at kung paano mo yon maitatama at malalampasan. Be brave enough na harapin ang dapat mong harapin. Dahil at the end of the day, matatapos din yan at magiging bahagi na lamang ng iyong makulay na buhay. Sa lahat ng mga naka-online ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.